At akala ko ay hindi na ako ninervyos yun, ano. Akala ko, dahil pangalawang beses ko na to, eh, wala na yung nervyos ko, pero meron pa rin. Anyway, ito pong Action 7 na to, no. Actually, ilang beses na rin itong nabasa, no. Siguro, hindi lang once or hindi lang three or four times kung nabasa ito. Pero siguro, it is only this time na nasayin sa akin ito na nahihimay ko yung Acts 27. Although, I'm sure na itong aking sasabihin ay kulang pa compared doon sa lahat ng mga bagay na atin pwedeng malaman. Sabi nga ni Pastor ay napakaraming katotohanan dito sa Acts 27. Tayo pa man lang, Panginoon Diyos, maraming salamat po sa time na ito for giving me this opportunity to preach today. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong espiritu na siya binigay sa amin. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po ng karunungan sa aming pag-aaral sa umaga na ito. Higit sa lahat, Panginoon, ay may apply po namin ito sa aming mga buhay. Hindi po aming dalangin, marapasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Ang Acts 27 po, ito ay nasa huling kabanata na ng missionary journey ni Paul, no? Actually, yung iba mga naunang Kristiyano sa atin ay i-divide yung missionary journey ni Paul sa tatlo. Although yung iba apat, yung iba naman nabasa ko mga five. Ito para siguro ay lalo nating mas maintindihan yung kung anong klaseng mission nagkaroon si Paul towards sa mga Gentiles. Whether Paul ay nagkaroon siya ng tatlo, apat o limang missionary journeys, ang strike po rito ay nagkaroon siya ng isang missionary accomplishment, no? Isang accomplishment na magandang accomplishment yung kanyang nagawa as far as mission is concerned. Siya mismo nagsabi sa 2 Timothy 4:7, "I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith." So, tinapos po niya yung kanyang trabaho na may katapatan sa ating Panginoon. At ito na nga po yung sana yung ating dalangin, no, na sana is and ever one of us ay magkaroon din ng katapatan na time will come before we leave this world. Ay masabi rin natin na we have fought a good fight, no? At dahil sa accomplishment na nagawa ni Paul, ay nagkaroon din siya ng confidence, no? Sabi nga, mahirap magtaas ng sarili ng bangko. Pero Paul had the confidence na masabi din niya na siya ay magkakaroon ng isang korona sa langit, no? "Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give to me at that day, and not to me only, but also to them that have loved his appearing." So, sana po, ang tanong sa atin ngayon is, magkakaroon kaya tayo ng ganun ding confidence, no? Na by the time we leave this world, eh masasabi natin sa ating mga sarili, "I have also fought a good fight." Ngayon, try po natin tingnan yung mga pangyayari doon sa shipwreck o before ng shipwreck, ano? So, bago nung shipwreck na yan, si Paul ay hinuli sa Jerusalem. But itong pagkahuli ni Paul sa Jerusalem ay hindi po bago sa kanya o hindi ito, this is not something that is surprising, ano? Dahil before that, he was already warned by Agabus, no? Sabi dito sa Acts 21 verse 10 to 14, "And as we tarried there many days, there came down from Judea a certain prophet named Agabus. And when he was come unto us, he took Paul's girdle and bound his own hands and feet and said, Thus saith the Holy Ghost, So shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles. And when we heard these things, both we and they of that place besought him not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, What mean you to weep and break mine heart? For I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus.
And when he would not be persuaded, we cease saying, the will of the Lord be done. I'm sure, hindi lang po si Paul ang dinakip o nahuli sa Jerusalem, kundi pati yung kanyang mga kasama, although hindi po ito binanggit sa Bible. Ano? Ang binanggit sa Bible, si Paul lang yung hinuli. But I'm sure, kung ating babasahin hanggang sa Acts 28, makita natin na kasama ni Paul yung iba niya mga kasama, katulad ni na Luke, no, na siya mismo nagsa, who is the author of the book of Acts, or rather the writer of the book of Acts, no. So hindi lang siya, pero si yung kay Paul lang kasi yung highlight ng salita ng Panginoon. So makita po natin yung pananampalataya, no? Kahanghanga yung pananampalataya ni Paul at yung kanyang tapang o yung kanyang courage. Na sa kabila ng bagay na alam niya na siya ay hulihin sa Jerusalem, ay siya ay nagpatuloy, no? Sila ay pumunta pa din doon. At tignan na rin natin yung pananampalataya at courage ng ano, ng kanyang mga kasama, no? Na sa kabila ng alam nila na sila ay maaring mamatay sa Jerusalem, at sila po ay nagpatuloy, no? At sila ay sumama pa rin kay Paul. Paano kaya kung meron sa atin dito na magsabi na siya ay magmimisyon sa isang lugar na napakadelikado, halimbawa sa Iraq, no? Meron kaya sa atin na magbabolunteer sa atin na sasama dun sa kapatid na yon na gusto magmisyon, no? So, actually siguro may makasabi na madali lang yan, pero pag sa actual na kasi, napakahirap na. So, sa kabila po ng mahigpit na pagtutol, ay tumuli pa rin sila sa Jerusalem. At doon nga po ay hinuli si Paul. Acts 21:27, and when the 7 days were almost ended, the Jews which were of Asia, when they saw him in the temple, stirred up all the people and laid hands on him, crying out, "Men of Israel, help! This is the man that teacheth all men everywhere against the people and the law, and this place, and further brought Greeks also into the temple, and hath polluted this holy place." Pero sa kanyang pagkahuli, no, ay ipinagtago naman yung ni Paul yung kanyang sarili, no, sa mga tao, sa council, no, kay Felix, kay Festus, maging kay King Agrippa. At before that ay humingi na rin po siya ng pahintulot na he would meet with the Caesar of Rome. So doon sa kanyang pagharap kay King Agrippa, no, ay may makikita po tayo sa mga ganang bagay doon, no. Sabi ni King Agrippa, "Paul almost thou persuades me to be a Christian," no. Ibig sabihin, nakikinig po si Paul o si Agrippa doon sa testimonya ni Paul. Pero may isang bagay din doon na nakaka-bother, ano, at ito po yung salitang almost, no. Almost, muntik na lang, o muntik na, no. Muntik na naging Christian si Agrippa. Pero ang nakakalungkot ay hindi po niya nakuha yung ibig sabihin ng mensahe ni Paul. At naalala ko po, nung before the lahar, ano, nung nandun pa kami sa aming baryo sa sa Kabalantyan, ay I always hear this word almost, o sa aming dialect ay muntik na, no? Muntik na sila tumama sa wedding, ano? Marami po yon. Every time nalalabas yung numero na ng wedding, ay muntik na lang sila tumama. At even now, sa ating kapanahonan, muntik na siya pumasa, pero bumagsak pa rin. So, yung word na muntik na yan, medyo delikado rin po, no? At it applies also sa ating kapanahonan ngayon, no? Na every time na tayo ay magsishare ng gospel, at especially pagka we know a lot of verses, memorize natin yung maraming verses, ay mapapahanga sa atin yung ating sinesheran. At sabihin na we know a lot
a lot of things sa Word of God, sa Bible, ano. Pero ang nakakalungkot po ay never nila o hindi nila nakukuha yung ating mensahe sa kanila. Yung mensahe ng kaligtasan. So, umpisa pa lang ng trial ni Paul ay hinihingi niya na siya ay humarap kay Caesar. So, siya ay dinala kay Caesar through the Mediterranean Sea. At least in the book of Acts, ay wala naman tayong makikita no, hanggang sa chapter 28, ay hindi po tayo makikita na si Paul ay nagipagkita kay Caesar. Although yun ang kanyang pakay doon sa Roma. He stayed there for 2 years and yet wala mention sa Bible na siya ay nagipagkita kay Caesar. Pero I believe na he was able to meet Caesar sa Rome. Dahil sabi sa Acts 27 verse 24, saying, fear not, Paul, thou must be brought before Caesar. Panginoon mismo ang nagsabi sa kanya. So, though it was not mentioned in the book of in the Word of God or sa Bible, I'm sure they were able to see each other. Now, tingnan po natin yung maigi yung nangyari, what transpired doon sa Acts 27. No? Maraming mga bagay tayo makikita doon. So, when Paul was ordered to go to Caesar sa Rome, no? Hindi po ito isang maayos na paglalakbay. No? In fact, siguro during that time, it will take them around at least a month from Jerusalem to Italy, to Rome, no, para mag-travel sila. And that is by the sea. No? Kung maglalakad sila, then mas mahaba yung kanilang paglalakbay. For more than 2 weeks into the sea, they have no rest for the weather was not friendly to them. Perilous was the sail, being tossed to and fro by the big waves caused by a typhoon. So meron pong typhoon during that time. Ang pangalan niya ay si Euroclydon. Sa sobrang galaw ng barko, dahil sa malalakas na hangin at alon, ay kailangan nila mag-unload. Kaya tinapon na halos ang lahat ng mga gamit nila, maliban sa kanilang mga sarili at marahil ay konting pagkain, no? Mga pagkain na kanilang naiwan, kanilang iniwan. At ang mahirap po ito ay nawala sila ng pag-asa. No? Sabi nga ng Bible, sa Acts 27:20, when neither the sun nor stars in many days appeared, and no small tempest lay on us, all hope that we should be saved was taken away. So nawala. Actually, hindi na pala nawala. Inalis. No? The word is taken away. No? So inalis po yung pag-asa na sila ay maniligtas. Kung nakinig lang po sila kay Paul, no, noong una pa, no, at the middle of their journey, no, from Jerusalem to Fair Heavens, mahaba na rin po yung journey yun. And then for, Fair Heavens, nag-warning na po si Paul na sana hindi na sila tumuloy sa kanilang biyahe. And said unto them, sirs, I perceive that this voyage will be with hurt and much damage, not only to the lading and ship, but also to our lives. Nevertheless, the centurion believed the master and the owner of the ship more than those things which were spoken by Paul. Acts 27, verse 10 and 11. No, meron na pong warning si Paul, ano? Na pangit na yung panahon. Marahil po, nung time na yon ay nagtalo pa sila. No? Although it was not mentioned in the Bible. Ano? Sadly, sa kanang pag-uusap, ay na-overruled siya, no? Si Paul. No? Na-overruled siya ng master at saka ng owner ng barko. Itong may-ari ng barko, dahil ito kasi ay lumipat lang sila ng sasakyan, no? Nipas na ng barko na barkong palayag papunta ng Italy.
So, at itong barkong ito, ito po ay isang cargo ship. So, yung master tsaka yung owner ng ship, ay hindi po sila niniwala kay Paul. Probably, they did not know who Paul was. No? Marahil ay hindi nila alam na si Paul ay isang preacher o isang missionary ng Panginoon. So, they did not believe Paul. Although, hindi naman guarantee na kapag kilala po nila si Paul na as a missionary, ay maniniwala naman din sila. No? At another thing, marahil kaya hindi sila naniwala kay Paul, no? O ayaw nilang sundin si Paul, though they themselves knew na pangit yung kanilang nadaanan, ay dahil ito nga isang cargo ship. So, the owner might be thinking na he's going to lose a lot. No? He's going to incur a lot of losses kung sila ay maghihintay pa ng ilang panahon para tumigil po yung masamang panahon. Kaya nga po, in cases of calamities, kuminsan yung mga wala, no? Ay pag ikaw ay wala sa panahon ng kalamidad, ito ay isang malaking advantage para sa'yo. Why? Kasi wala ka nang iisipin eh. No? I'm sure sa ating pong mga, sa mga natin, sa mga barita, no? When there are calamities in different places, sa amin dun, sa Lahar, sa Bisaya, sa yung panahon po ng Yolanda, I'm sure marami din sa mga tao na namatay dun ay dahil hindi nila maiwanan yung kanilang mga properties. No? Kaya mas marami, marahil ang narigtas dun sa mga walang properties. Ano? And yet, yun ay isang blessing sa kanila. Actually, sa amin po, doon sa Pampanga, no? sa Lahar, marami ang mga wala noon. Wala silang bahay, they don't have any vehicles, wala silang, kahit ano, mga squatter, kumbaga sabi natin, squatter, ano? Pero after the Lahar, marami po sa kanila ang umusbong ang buhay. No? In fact, we had one driver na ngayon eh, mas mayaman pa siya sa kanyang mga dating mga amo. No, meron siyang mga at least ng mga limang bahay. Meron siyang mga SUVs, no. Before ng Lahar ay wala siya. So for him, yung calamity na yon ay isang malaking blessing para sa kanya. So God's grace and long suffering were very prominent during those events at the sea. Imagine na yung from the 276 na tao inside the ship, ay at the end of chapter 28, ay wala po nasabi doon na nagkasakit o ni isa man sa kanila ay namatay. In spite of all the odds, they were probably given only a few moments of rest every day from the tempest of the sea for at least 2 weeks. Marahil ay hindi man natuyo yung kanilang mga damit, no? For sure hindi natuyo yon dahil sabi ng Bible eh for 2 weeks eh talagang wala pong tigil, no? The sun and the stars did not appear, no? Walang tigil yung kanilang, so probably ang ginawa nila during that time eh humawak, no? Humawak lang for almost 14 days. Humawak lang. At ang masama pa doon, maliban doon sa bagyo, no? Maliban doon sa malakas na hampas ng mga alon, ay winter pa ho noong time na yon. So imagine mo yung lamig. You know? Acts 27 verse 12, "And because the haven was not commodious to winter in, the more part advised to depart thence also, if by any means they might attain to Phoenix and there to winter, which is an haven of Crete, and lieth toward the south, west, and northwest." So, winter, tapos may bagyo, no? For almost 14 days, no? For 14 days, ay napaka-imposible na hindi, wala ni sa kanila ang nagkasakit. Wala nagkasipon, no?
At marahil, they never able to eat properly kung sila po ay binigyan man ng pagkakataon na makakain. No? Dahil sabi ni Paul ay nagkaroon sila ng long abstinence. So probably for 14 days, no? Hindi sila kumain, hindi sila nakainom, at wala silang ginawa kundi humawak lang para ang kanilang mga buhay ay hindi mapahamak. And yet, walang nahulog sa barko. Acts 27, verse 21, but after long abstinence, Paul stood forth in the midst of them and said, Sirs, you should have hearkened unto me and not have loosed from Crete and to have gained this harm and loss. They got too exhausted day and night physically, emotionally, and surely spiritually. No? Bakit spiritually? Kasi kahit na mga unbelievers yan, alam po natin na in times of calamities or in times of trouble, even the unbelievers, they call their own God. No? Meron tayong kanya-kanyang Diyos na tinatawagan sa panahon po ng trouble o ng kalamidad. So, yung long-suffering ng Panginoon ay very prominent. No? Kita-kita natin yung kanyang long-suffering dito. Sabi nga sa 2 Peter 3:9, The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us word, not willing that any should perish, but that all must come to repentance. Sabi po nila, masamang damo, mahirap mamatay. Imagine 14 days po, no? Na walang pagkain, walang tubig, puro malalakas na hampas ng alon, no? Tapos winter pa. Hindi pa sila nangamatay o nagkasakit man. Bad tears don't easily die, not because they are bad, but of God's patience or long-suffering, they are being kept alive. Very providential talaga yung mga pangyayaring yun. No? We can really see the hand of God working sa panahon na yun. Although God allowed them to experience such tempest. Acts 27, verse 21 again, but after long abstinence, Paul stood forth in the midst of them and said, Sirs, you should have hearkened unto me and not have loosed from Crete and to have gained this harm and loss. 22, and now I exhort you to be of good cheer, for there shall be no loss of any man's life among you, but of the sheep. For there stood by me this night the angel of God, whose I am and whom I serve, saying, Fear not, Paul, thou must be brought before Caesar, and lo, God hath given thee all them that sail with thee. Wherefore, sirs, be of good cheer, for I believe God, that it shall be even as it was told me. So, God desired na everyone in the ship should and must be saved. No? Not only physically, but mostly or most especially spiritually. So even as He wanted that every person or everyone or every people, no, in this world must be saved. At ang para maligtas po sila, no, ay one way na sila ay para maligtas is through the use of His children who are still alive, no, to evangelize them. Na tayo po yung mga yon, di ba? At we were given a command. No? Before the Lord Jesus Christ went up to heaven, binigay po niya yung command sa atin. No? Matthew 28:19-20, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. How I wish na God will save humanity the way He has saved Paul. No? Kilala po natin si Paul. No? Paul was a killer, no, of the believers. No? Siya ay pumapatay ng mga believers. And tingnan po natin yung pagkakaligtas ni Paul. No? Actually, Paul was sent
to a certain place, and he has to pass through Damascus. No, he was given the task to search and to kill yung mga believers. And yet, along the way, sabi nga, the road to Damascus, he was graciously saved by the Lord Jesus Christ. No? Actually, alis po ako, wala akong makita sa scripture na was there any mention na si Paul ay binahaginan siya ng salita ng Panginoon ng isang tao. No? Wala akong nabasang ganun. Ewan ko, may nabasa kayo. Pero as far as I'm concerned, wala akong nabasa na he was given the opportunity na yung gospel ay ma-share sa kanya ng ibang tao. To him was a direct revelation from God. No? Na alam natin yung kwento when he was going to search for the believers along the way to Damascus. No? Or the road to Damascus. Siya po ay nagkaroon ng vision doon. And there he was instructed by God, no, kung anong kanyang gagawin. So, ganun sana, I was actually praying na sana lahat ng tao ay ganun po yung kanya, yung gawin pagliligtas ng Panginoon. No? Wala na sana mapunta sa impyerno. Kaya lang po, in many cases, ay gumagamit talaga ang Panginoon ng mga tao, no, para i-preach yung kanyang salita. No? Gumagamit siya ng mga tao, especially yung mga believers. At kung ikaw ay nakikristo na, kasama ka doon sa mga natasan na magbabahagi ng salita ng Diyos. At ito po dapat ating gamit, sabi nga ng Bible, in season or out of season. So after 2 weeks of non-stop na hampas ng hangin, ng alon, no? At walang tigil na pahinga. No? On the 14th day of fasting, they all had a good cheer. Naging magalak po sila ngayon. No? Pero ito ay pagkatapos na sila ay makakain. Iba po talaga kasi kapag ang tiyan ay napupuno. No? Marami talaga sa atin ang nagwawala kapag gutom na. No? Kapag ang sigmura ay nangangasim na, ay wala na talaga ang tao sa kanyang direksyon. Maaring yung iba, mahaba yung kanilang what they call this, yung tolerance. No? Pero still, merong yung tolerance na yun, merong hangganan yun. Kapag gutom ka na, iba na yung utak mo. So, nung sila'y makakain, doon pa lang po sila naging magalak. Although before that, Paul have said na be of good cheer. Diba sabi niya na be of good cheer dahil nagpakita sa akin ng Panginoon o ang angel of God and told me na none of us is going to die. At marahil doon sa 2 weeks na yun ay talagang hindi sila nakakain. Ano? At sabi nga din sa Acts 27 verse 33, and while the day was coming on, Paul besought them all to take meat, saying, this day is the 14th day that you have tarried and continued fasting, having taken nothing. Wherefore I pray you to take some meat, for this is for your health. For there shall not an hair fall from the head of any of you. And when he had spoken, he took bread and gave thanks to God in presence of them all. And when he had broken it, he began to eat. Then were they all of good cheer, and they also took some meat. So imagine, no, kasabi dito, even a single hair, no, ay wala na hulog sa kanila. I'm sure matigas na yung mga buhok nun, no? Dahil sa alap po ng dagat, ay I'm sure matitikas na yung kanilang mga buhok at siguro marahil ay konting haptos lang ng buhok ay magkakaroon ka ng falling hair. But then, sabi niya rito, not an hair fall from the head of any one of us or any one of you. So, napaka-providential talaga.
Pero tingnan din po natin, no? Tingnan natin yung pagkain na dala nila noon, no? For 14 weeks hindi sila kumain. Ay I'm sure hindi sila nakapagluto, no? At kung sila man ay may dalang pagkain during that time, napakaganda ng klaseng preservative ang ginamit nila. At ang pagkain nakuha pa nilang kumain at sabi nga eh, and they had all good cheer, no? Ibig sabihin, marahil ay nabusog po sila na maayos, marahil ay nasatisfy sila sa pagkain na kanilang kinain. Pero hindi kaya sira yun? For 14 days na hindi kinakain. I'm sure po hindi, because I'm sure also na dahil nag-pray nga si Paul, marahil ay inalis ng Panginoon yung spoil doon sa pagkain na yon, no? God saw to it na masarap yung pagkain ng mga tao doon sa barko. Kaya silang lahat ay nabusog at nagalak. Pero it is not surprising that men would be happier to receive physical food than to receive spiritual food. No? Hindi po talaga katakataka na mas gugustuhin ng tao yung mga bagay na nakakabigay ng ganansya sa katawan rather than sa mga bagay na that can fill the soul. Yung pong mga sumasama sa mga evangelistic meeting, ano, o evangelistic crusade, we will notice na kapag you are only bringing the word to the people, makita niyo mga tao, walang masyadong gana yan. Ano? Pero kapag ikaw ay may daradala isang bagay na nakaka-engganyo sa mga tao, like pagkain, no? O anumang bagay yung ating ibigay, no, na pwedeng masatisfy yung kanilang flesh, ay sila po ay makikinig. Actually, I remember, no, during that time na si Ronald, no, Pastor Ronald, nung bata-bata, medyo guwapo kasi si Ronald. No. In our place, yung mga kabataan doon, no, doon sa isang lugar na kung saan kami nag-Bible study, ay, pagkado kami, walang nakikinig sa amin. Pero one time, sinama namin si Ronald. No? Eh, batang-bata pa si Ronald doon, medyo ano pa talaga siya, no? Nung makita na si Ronald, ang dahil mga dalaga, no? Na sumama doon sa Bible study. At marami rin tumanggap. Sa, ewan ko kung sino tinanggap nila. Kung ang Panginoon, no? Yung si Ronald, no? Parang sabi ni Papa kay Eddie Mesa noon, na sabi na ni Papa Eddie Mesa na, Ed, sabi niya, ang daming tumanggap sa iyo. No? So, marahil ay marami na tumanggap kay Ronald during that time. Ewan ko kayo may tanagap pa sa kanya. So, marami po tayong ginagawa mga no Bible, no check-up, no? No basketball, no Bible, no basketball, no Bible, no feeding. And yet, teka, nawawala yata ako sa akin. No Bible, no feeding, no? So, ilan kaya yung mga tao nariktas sa mga ganyang klaseng programa po na ginagawa ng mga simbahan, ng mga iglesia, no? Na kapag walang ganyan, walang Bible study, wala silang ganyan. No? So, sana po ay meron sana. Actually, marami din po akong sinalihan ng mga medical missions na marami din mga taong pumupunta. And yet, hindi ko alam kung meron sa kanila ang nariktas man lang. Bakit kaya mas gugustuhin ng tao na yung mga bagay na nasa panlaman over sa mga bagay na pang-spiritual? Think of ito po yung kasagutan do sa question na yun, no? In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not,
lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. 2 Corinthians 4:4. So, I'm sure ito yung dahilan kung bakit hindi nakikita ng mga tao yung ating intention. No? Maganda na po yung ating intention for them to be saved. And yet, hindi po nila ito nakikita. Marahil ay hindi rin nila ito naririnig. No? Though, malakas ang boses ng preacher, and yet, hindi po nila ito naririnig o nakikita yung mensahe na gustong iparating ng preacher. Kaya po, we should really pray sa Panginoon na God will take away this speck, no? Whatever is this na that blinds the eyes and closes the minds of the unbelievers para po sila ay marinig o so that they will be able to listen and to believe the word of God and be saved. So, yun lang po mahalaga sa buhay na ito, no? Ang lahat ng tao ay maligtas. Ako, I pray na even the ISIS people will be saved. No? Even the Abu Sayyaf people will be saved. So, to cease to believe, no? They did not listen to Paul initially. That is why they experienced such terrible thing. No? However, when Paul noticed that the crew of the ship were about to leave them and escape by a boat brought down from the ship, Paul told it to the centurion and the soldiers. Acts 27:30. And as the shipmen were about to flee out of the ship, when they had let down the boat into the sea under color, as though they would have cast anchors out of the foreship, Paul said to the centurion and to the soldiers, "Except this abide in the ship, you cannot be saved." Then the soldiers cut off the ropes of the boat and let her fall off. So, bakit kaya at this time, may naniwala na yung mga centurion sa kanya, tsaka yung mga soldiers, no? Because I believe they saw na his God is working on him. No? Nagtatrabaho yung Diyos ni Paul sa kanya. No? Though, I'm sure that during that time, iba yung Panginoon ng mga soldiers na ito, ng centurion na ito. Now, in spite of the near-death experience, ano, ay nakuha ni Paul na maging kalmado. Although I'm sure isa rin siya doon sa mga taong mahawak, no? Para hindi siya matapon sa barko. At he was also one of those who did not eat for 14 days. And yet after that, sabi niya, nakuha pa niyang maging magalak. In fact, in-encourage niya yung mga tao na mga kasama niya na maging magalak. So, in spite of all the hardships, in the boat or in the ship, no, ay hindi alam nila, hindi rin niya, although he was given the revelation na he would be able to pass that test, no, in his life, ay wala naman nakasabi sa Bible na kung ilang araw po yung tempest na yon in the sea or on the sea. At hindi rin sinabi sa kanya kung kailan ito matitigil. No? So, wala silang nalis kung kailan ito titigil. And yet, Paul was able to ask them to be of good cheer instead. At marahil, nakita rin yung mga kasama ni Paul, no? Sina Luke, na naging kalmante rin sila. So, kaya at this time, naniwala yung centurion sa kanila at saka yung soldiers. Kaya lang, ang nakakalungkot po dito is the centurion and the soldiers believed Paul at that time. So they were all saved physically. Kaya lang po ang tanong is were they saved spiritually? No? Dahil yun ang mas importante. No? Hindi baling mamatay ka sa physical, wag lamang sa spiritual. Sa kanilang parte, parang wala rin kwenta yung kanilang pagkakaligtas doon sa unos sa
sa dagat. At maging sa ating panahon po ngayon, no, we make a lot of fellowship and we acquire a lot of friends. Nakikipagkaibigan tayo, nakikipag-halubilo tayo sa ating mga mahal sa buhay, no? And yet, at the end of everything, no, kung itong ating mga mahal sa buhay na ito ay hindi po natin nakasama na maligtas, no, ay wala rin pong kwenta lahat yung ating mga ginawang fellowship sa kanila. So, yun po yung nakakalungkot, no? Marahil yun ang pinakamalungkot na bagay na pwede mangyari po sa atin. Hindi natin makasama yung ating mga mahal sa buhay, no? Kaya nga, iba tayo na may kamag-anak na namamatay at alam mo na hindi siya nakakilala sa Panginoon ay at least pagkakalad natin, ay naluloko talaga tayo. So yung faithfulness po ng Panginoon, no, ay nandun parati. God gave Paul the assurance that he's going to meet Caesar in Rome. Dahil yun talaga yung kanyang binigay sa kanya na revelation. Kaya nobody in the ship perish, nobody in the ship got sick, not even a single hair from any one of them fell, no? So, nung po sila ay malapit na doon sa nakakita sila ng malapit-lapit na ano, malapit-lapit na island, ano? At malapit na ring masira yung barko dahil sa because of the tempest of the sea. No. Ay inisip ng mga soldiers na patayin na lang yung mga ano, yung mga prisoners, including Paul. Pero sabi nga po ng Bible, by the centurion wouldn't want Paul to be killed or to die. Acts 27:42, and the soldiers' counsel was to kill the prisoners, lest any of them should swim out and escape. But the centurion, willing to save Paul, kept them from their purpose, and commanded that they which could swim should cast themselves first into the sea and get to land, and the rest some on boards and some on broken pieces of the ship. And so it was, or so it came to pass that they escaped all save to land. Walang namatay, walang nagkasakit. We believe God will never fail in all His promises to all those who have accepted Jesus as Lord and Savior. Take heart and be comforted that none of us believers in Christ will perish for eternity. No. But magkakaroon po tayo ng eternity doon sa kanyang tahanan sa langit. What's also very encouraging in Paul's experience on the sea was that God was with him all the way. God has clandestined everything that took place on the sea, and I believe for a good purpose. He put everything in order in the life of Paul, so also in the life of every believer. Psalm 37:23, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. We can also see that many lives are being saved physically because of one person, no? As in this case, no? So, case po ni Paul, because of his faithfulness to God, niligtas po ng Panginoon yung mga kasama niya doon sa barko, no? On the contrary, God can move anybody to destroy and kill many people because of transgression, as in the case of David. 2 Samuel 24:1, and again the anger of the Lord was kindled against Israel, and he moved David against them to say, go number Israel and Judah. 2 Samuel 24:15, so the Lord sent a pestilence upon Israel from the morning even unto the time appointed, and there died of the people from Dan even to Beersheba,
70,000 men. So, ito po yung ating Panginoon. No? He can use another people para patayin po tayo. No? But he can also, but he doesn't have to use other people also. No? On the other hand, na tayo po ay pakanyang kunin sa mundong ito. Lastly, because of one man's transgression, all men died physically and spiritually. As in the case of Adam, no? Romans 5:12, wherefore, as by one man's sin, si Adam po ito, sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. And because of one man's righteousness, all shall be made alive. Corinthians 15:22, for us in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Okay, na maraming salamat po sa opportunity to na makapag-preach. Thank you Lord God na sa mga bagay po namin nalaman. Nawa Panginoon, I pray na you'll be able to practice this Lord in our lives. Kayo po ay na we will always be willing to win souls for Thee. Dalayan po na yung Panginoon na kayo ang siyang patuloy na mag-bless sa araw pong ito para sa po sa iba't sa bawat isa sa amin. Ito po ang dalayan, mayroon pa sa salamat sa matamis na pangalan ng aking Panginoon sa Kristo. Amen.